Narito na ang mga nagbabagang balita sa MBC Network News. Miyembro ng NPA, sumuko sa katarma na LGU. Mga magulang sa Cordillera, nagdadalawang isip kung i-enroll ang mga anak. Lalaking nagdidiwang ng kaarawan, pinagsasaksak sa Pangasinan. Mga frontliner sa Batangas, nagpositibo sa COVID-19. Ang DZRH ay buong bansa ang balita. Saan man naroon ang mga taong nasa likod ng balita, kaya makibalita na sa buong bansa. Hatid ng buong pwersa ng MBC Manila Broadcasting Company. Saan bang bayan ang pinagmulan, mahahagip yan ng MBC Network News. Mga balita, mga panayam, hindi pa umaabot sa newsfeed mo, nakuha na ng mga tagapagbalita ng MBC sa buong Pilipinas. MBC Network News. Kasama si Karen Oyong. MBC Network News. Dahil ang mga balita, pwedeng mangyari anumang oras at kahit saan man sa Pilipinas. Lahat tinutukan ng MBC station sa buong Pilipinas. Karen Oyong para sa MBC Network News. Narito na ang mga balita sa buong Pilipinas. MBC Network News! Balita sa katarman na isang miyembro ng NPA ang sumurrender sa kapulisan kasabay ng kanyang pagbabalik gobyerno. Kung naging matagumpay ang proseso, tutukan sa report ni RH 34J ng Bantayan. At sa ating mga balita, mula pa rin dito sa lalawigan ng Northern Samar. Balita mula sa bayan ng San Antonio, isang miyembro naman ng New People's Army ang nagsurrender ng mga high-powered firearms at anti-personnel mine doon sa bayan ng Lupe de Vega, Northern Samar, kasabay rin na kanyang pagbabalik gobyerno. Naging matagumpay ang naging negosasyon ng 43rd Infantry Research Battalion, 8th Infantry Division Philippine Army sa liderato ni Plus Lieutenant Colonel Raimundo Picot. Dahilan ng pag-surrender ng isang unit militia member. Ayon kay Lieutenant Colonel Picot Jr., ang anti-personnel mines ay plinano daw ng New People's Army sa pagsasagawa ng land mining laban sa personahe ng 43rd Infantry Battalion habang nagsasagawa ng Community Peace and Development Operation sa conflict-affected areas sa nasabing lugar sa bayan ng Lupe de Vega, Northern Samar. Patuloy naman ang panawagan ng militar ng pagbabalik gobyerno pa ng ibang mga miyembro ng New People's Army. Balita naman mula sa bayan ng Alin, arestado doon sa nasabing bayan ng isang lalaki dahil sa kinakaharap na kaso na illegal gambling. Sa isang joint Manhattan-Charlie operation ay sinagawa sa barangay Sabang Zone 1, Alin, Northern Samar, na huli ng otoridad ang nasabing suspect. Arestado ang wanted na kinilala sa kanyang pangalan na si Jerry Flaviano E. Bartolome, 42 anyos, isang karpintero, residente ng naturang bayan. Hinuli ang wanted sa bisa ng warrant of arrest na initial naman ni Judge Raul Francisco sa kasong illegal gambling. Ang korte naglagak ng 30,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan. Ang nasabing suspect nakakulong na sa Alin Municipal Police Station lockup cell. Yan ang mga balita mula dito sa lalawigan ng Northern Samar, RH34. Jane Galit Bantayan nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News! Sa Cordillera, nagdadalawang isip ang mga magulang sa Cordillera kung ipa-enroll ang kanilang mga anak. Kung bakit, tutukan sa balita ni RH41, Romy Gonzalez. Kung nagdadalawang isip ang mga magulang na ipa-enroll ang kanilang mga anak, ipinahayag ng Department of Education Cordillera na pinalawig nila ang enrollment ng mga mag-aaral sa ilalim ng K-12 program hanggang November 21. Gaya nilinaw ni DepEd Caring Director May Eklar na makakahabol pa rin ng aralin ang mga late enrollees sa mga unang ilang araw ng blended learning format na itinataguyod ng ehensya bilang paraan para makaagapay sa COVID-19 pandemic. Ipinaliwanag nito na sa ilalim ng umiiral na guidelines sa mga mag-aaral ay kailangan mag-attend ng 80% ng 205 calendar school days para sa epektibong student learning assessment. Naunawaan niya ang
hirap ng mga mag-aaral sa pag-adjust sa blended learning. Gaya man, binigyan din nito na kailangang umusad ang edukasyon kahit maraming pagbabago ang ipinapatupad para ma-fine-tune ang kasalukuyang sistema sa ilalim ng new normal. Pinayaw nito ang mga magulang at mga kabataan na magkatuwang na samantalahin ang pinakamadaling paraan ng pag-aaral sa kanilang respektibong lugar na tulad ng printed modules para sa mga learners na walang kakayahan sa online instructions. Hinikayat niya ang mga learners na hindi pa nakapagdesisyon na mag-avail sa pinalawig na panahon ng pag-enroll para walang masayang na panahon sa pagkumpleto ng kanilang basic education sapagkat ang edukasyon ang tanging regalo na may papamana sa kanila ng kanilang mga magulang. Romy Gonzalez, Serge Fatima nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News! Nauwi sa madugong pangyayari ang pagdiriwang ng kaarawan ng isang lalaki matapos itong pagsasaksakin habang nag-iinuman. Yan ang iba pang mga detalye sa Pangasinan sa report ng RH38, Freddy Fajardo. Wadjara subalita jaid luyag na Pangasinan. Nauwi sa madugong pangyayari ang masayang pagdiriwang ng kaarawan ng isa sa tatlong biktima na si Eljon Magkasi, 29 anyos, binata ng barangay Tugi Grande, at ikinasugat naman ni Ernesto Magkasi, 67 anyos, at ikinasawi ni Jose Magkasi, 62 anyos, kapwa residente ng nasabing barangay at mga fish vendor. Sa investigasyon, alas 11:45 ng umaga, naganap ang insidente sa compound ng mga Magkasi kung saan nagkaroon ng inuman at matapos maubos ang dalawang bote ng alak, tumayo ang suspect na si Ronnie Librano, 38 anyos, binata na kanilang kapitbahay at makalipas ang ilang minuto bumalik ito na armado ng kutsilyo at pinagsasaksak agad si Jose. Natangkang aawat naman sila Eljon at Ernesto pero sila man ay inupakan din ang saksak saka mabilis na tumakas ang suspect na isugod agad sa Western District Hospital sa bayan ng Tayog ang mga biktima subalit idineklarang dead on arrival ng mga doktor si Jose. Sa follow-up operation ng PNP, na-aresto rin ang suspect subalit hindi nabawi ang patalim nitong ginamit sa krimen. Sa bayan ng San Fabian, rider ng motorsiklo patay nang bumangga sa kasalubong na van. Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ang biktima na kinilalang si Errol Agulfo, 35 years old, binata at residente ng Lacson Street, Tondo, Manila, matapos itong magtamo ng malubhang sugat sa katawan nang bumangga sa kasalubong na van na minamaniho ni Anthony Arellano, 34 anyos, ng barangay Poblacion, Umingan. Sa investigasyon, alas 2:40 ng madaling araw sa National Highway ng barangay Santa Maria, magkasalubong ang dalawang sasakyan kung saan umano'y pumasok ang motorsiklo ng biktima sa linya ng van kaya't nag-head-on collision dahil na ng pagkamatay ng biktima. Nasa kustudiya ngayon ng PNP sa nasinto ang van driver na si Arellano at naharap sa kaukulang kaso. Yan ang mga balita sa Pangasinan. Freddy Fajardo, Arrested at nag-uulat sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News! Sa Batangas City, nagpositibo sa COVID-19 ang ilang mga frontliners sa isinagawang aggressive mass testing. Sa ulat ng lokal na pamahalaan, 15 frontliner mula sa lungsod ang tinamaan ng COVID-19. Ang mga detalye, alamin sa report ni RH35, Renz Belda. Positibo sa COVID-19 ang ilang frontliners ay sinagawang aggressive mass testing. Ayon sa ulat ng lokal na pamahalaan, 15 frontliner mula sa lungsod ang tinamaan ng COVID-19. Karamihan sa mga nagpositibo sa naturang virus ay ang mga barangay functionary mula sa Barangay 5, Balete, Palyocan West, Alangilan, Santa Clara, Santa Rita, Calzada, Barangay 12, Gulod, Itaas, Barangay 20, Mahabang Parang, Conde, Itaas at Bukal. Base sa record ng Batangas City Epidemiology and Surveillance Unit ng City Health Office, pumalo na sa 1,323 ang kaso ng COVID-19 sa lungsod kung saan 304 ang aktibo. Sa San Nicolas, Batangas, nadagdagan ng 3 ang kaso ng COVID-19 sa naturang bayan. Ayon sa ulat ng Rural Health Unit, kabilang sa mga bagong kaso ay sina case number 35, ang 26 anyos na lalaki na taga barangay Sinturisa na isang police officer. Nahawa nito si case number 36, ang 27 anyos na babae na empleyado naman isang pribadong kumpanya sa Lemery. Nahawa rin ni case number 35 si case number 37 ng 10 buwang sanggol. Samantala, kasalukuyan na naka-isolate ang 3 bagong kaso sa naturang bayan. Yan ang mga balita mula sa Batangas, RH35. Renz Belda, nag-ulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas.
MBC Network News! At yan ang mga pangyayari na natutukan ng lahat ng MBC station sa buong Pilipinas. Tuloy lang ang tutok dahil kami ay nakabantay saan man sa bayan. Karen Oyong, naglilingkod sa pagbabalita. Ang DZRH ay buong bansa ang balita. Saan man naroon ang mga taong nasa likod ng balita, kaya makibalita na sa buong bansa. Hatid ng buong pwersa ng MBC Manila Broadcasting Company. Saan mang bayan ang pinagmulan, mahahagip yan ng MBC Network News. Mga balita, mga panayam, hindi pa umaabot sa newsfeed mo, nakuha na ng mga tagapagbalita ng MBC sa buong Pilipinas. MBC Network News. Kasama si Karen Oyong. MBC Network News.